Ang isang aso na ito na pagalagala sa tabing dagat, kakulay na ng buhangin sa kanyang hinihigaan. Ilang hibla na lang ng buhok ang natitira sa kanyang katawan. At halos mabalot na siya ng mga sugat. Nung nasa Mindoro kami, may nakapag-agaw pansin sa akin yung mga dogs sa shore. Parang karamihan sa kanila may skin problem. And yung initial diagnosis ko sa kanila ay meron silang mange. Siya, si Jordan. 8 taong gulang na aspin na inaalagaan ng isang residente dito. Si Jordan might be affected by 2 skin conditions. Pwedeng meron siyang mange. Could be a sarcoptic mange or in combination with the allergies. Hi Jordan, how are you? Oh, meron daw may ari ito. So, papaalam tayo na gamutin natin siya. And mukhang hawa-hawa yung mga sakit dito ng mga aso. No? Aside from Jordan, meron pa doon. No? Ito medyo bata pa ito. But I think same skin condition, scabies. Every time we see an animal, naawa tayo, no? But after that awa, we need action. Itong scabies na ito ay nakakahawa sa kapwa aso, nakakahawa sa pusa, at lalong-lalo na nakakahawa sa tao. Para sa mga aso, ang kanilang buhok ay nagsisilbi nilang proteksyon sa paiba-ibang panahon. Isa rin itong indikasyon ng lagay ng kanilang kalusugan. Sa tao, mahahalin tulad ang sakit ni Jordan sa dermatitis o malubhang skin infection. A dog that has scabies or demodex or mange, malaki ang suffering nila. Hindi sila makatulog dahil mayat-maya, nagigising, nagkakamot, nginangat-ngat nila yung balat nila dahil napakakatin ito. Kahit pakainin siya ng may-ari, ay namamayat sila because sleep is very important for dogs. And if they cannot sleep, they can be malnutrition dahil sa stress na nadarama nila. Sinubukan daw nilang gamutin si Jordan. Pero bumabalik daw lagi ang pangangati nito sa katawan. Eh, sa inyong paniniwala, anong palagay nyo na nagpaganyan ng kanyang balat? Nung umalis kasi yan sa bahay, balik sa amin, ganyan na. Eh, binila namin ng panuturok nga. Problema, ayaw na magpahawak. Sino nagtuturok sa kanya? Kami lang po. Pag tinuturokan, gumagaling? Hindi rin. Umalis sa sir, saglit lang, tapos balik uli. Susubukan natin turukan ng hindi siya nagwawala, pero kung ito'y tumakbo, baka kailangan natin bigyan ng pampatulog para magamot natin. Ha? Hindi makukuha ng isang turok yan. May ibang problema pa siya o yung kanyang ari, para may mga bukol-bukol. Pero ang priority mo natin is magamot yung balat niya. Agad ko nang hinanda ang antibiotics, vitamins, at antiparasites para kay Jordan. Handa ko ng mas malaking needle kasi gusto ko mabilis ang pasok ng gamot sa katawan nila. Gloves ko na rin kasi nakakahawa po yan. Pag hinawakan nyo yan, mangangati din kayo. Jordan! Amuhin nyo muna. Jordan! Aba? Ang galit. Medyo nakahalata na. Let's go to plan B. Let's try to sedate it para ma-examine ko na lang siya mabuti. At dahil mukhang pahirapan ang paghuli kay Jordan, nagpa siya akong isedate o patulugin muna siya. Jordan! Hi, Jordan! Time is 4:49. So yan ha, pabantayan lang natin siya hanggang maging groggy siya. May nakita pa akong isang pack. Para makontrol ang hawaan, tinurukan ko rin ng gamot kontra scabies ang iba pang mga aso sa lugar ni Jordan. Ayan, inantok na. Hello Jordan, sorry. We needed to sedate you.
So dali natin na lang siya doon sa lamesa para magamot natin siya mabuti. I think we'll take advantage of castrating na rin si Jordan. Ito yung tinatawag na top up, ano? Magta-top up tayo ng anesthesia para walang maramdaman itong si Jordan. If you can help them, do it now. Habang kinakapon si Jordan, nakita kong hindi lang pala sakit sa kanyang balat ang kanyang iniinda. Ayun! May tama, ha? ABT. May transmissible venereal tumor din si Jordan. Isang malignant at nakakahawa na tumor sa ari ng aso na nakukuha sa pakikipagtalik. Pero dahil nasa maselang bahagi ang tumor ni Jordan, pinili kong huwag na muna itong galawin. Nasa location siya na malaki yung blood vessel. Pagka ginalaw ko ito, tapos meron siyang clotting problem, hindi ako makakatulog dahil baka mamaya continuous ang bleeding nito. I'm going to make a wise decision. Ang iniisip ko lang is pag alis namin dito, safe siya. Nakapon na natin siya. That is a procedure that I can control the bleeding. Pero gagamutin ko na yung kanyang KBs. Itong mga crust na yan, ano yun, dumi na yan ng mites eh. So pag gumaling yan, unti-unti malalaglag yan, ikinis ang balat at unti-unting tutubo. Tatlong buwan matapos kong gamutin si Jordan at mag-iwan ng mga gamot para sa kanya. Nabalitaan namin umigi na ang kanyang kondisyon. Hindi mo aakalain na ang kalbo at maghinang aso na nakilala ko noon, mabuhok at masigla na ngayon. Maging ang kanyang mga kalaro, unti-unti nang nagkaroon ulit ng buhok. Nagpasalamat ako nung nabalitaan ko na gagamutin niya daw si Jordan, Dr. Nielsen, kaya hindi ho talaga ako lumaot. Sa awa po ng Diyos, nung naturukan po siya ni Doc Nielsen, nung nagabutan po siya, ayun po, umuki po si Jordan. Dalawang linggo pa lang po, may improvement na po siya. Talagang masaya po sa pakiramdam na makita po yung aso mo na gumaling. Ang pagkakaroon ng alaga ay hindi isang libangan. Ito ay isang responsibilidad na kailangan nating araw-araw gampanan. Kaya sa mga pagkakataon na may napansin tayong hindi karaniwan sa kanila, sana ay tulungan natin silang makakuha ng atensyong medikal. Dahil sa kanilang mga mata, tayo lang ang kanilang mundo at tanging kaibigan. Thank you.